Nagbukang ilog ang mga palayan at barangay sa Palawan dahil sa walang humpay na pag-ulang dala ng habagat na pinaiigting ng dalawang bagyo. Ang epekto naman sa Albay, bumigayang ilang istruktura. Saksi, si Joseph Moro. Bumigay at bumagsak sa lumalagas ang tubig ang bahagyang yan ng retaining wall project sa Pulanggi, Albay, kasunod ng malakas na ulan. Nag-inspeksyon na ang mga otoridad sa lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Bumigay rin ang bahagi ng isang kalsada sa bayan ng Jovellar. Habang sa Daraga, nagka-flash flood kaya bumigat ang trapiko. Sa Rojas, Palawan, naakalaing ilog ang tinatawid ng lalaking ito. Pero palayan yan na nalubog sa baha. Para malaman natin kung gaano kataas yung tubig na bumaha dito sa maraming palayan dito sa Rojas, sa Palawan, tingnan natin si Kuya nandun sa may palayan na yan na nagmumukha ng ilog at yung tubig ay nasa abot dibdib na niya. Marami dito sa mga palayan dito, ang sabi sa atin ay yung mga palay sana ay aanihin na. Simula ito, Bernice. Ah, Bernice pa. Tapos kagabi lang naglalim talaga ng malalim. Uh-huh. Hindi po kayo maglilikas? Nakalikas na kami. Uh-huh. Nagbalik lang ako sa bahay ko. Kailan po yan tingin yung upa? Tagal pa yan, mga makaabutin pa yan ng ano. Sabado pa siguro yan. Kasi umulan pa sir, ano? Nag-ulan pa. Tuloy-tuloy kasi yung ulan. Apektado ng mga pagbaha ang abot 10,000 residente. Ang ilan sa kanila nagbabangka para makabalik sa kanilang mga bahay. Iniaho na rin sa kalsada ang mga alagang hayop. Aabot kasi ang tubig hanggang sa bubong ng ilang bahay. Maraming bahay rin ang nalubog sa baha sa Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Lumikas muna sa mga evacuation center ang nasa 86 na pamilya. 7 pang barangay sa lungsod ang nakararanas ng pagbaha. Apektado rin ang pagbaha ang mahigit 500 pamilya sa tourist town ng San Vicente. Nagka-landslide pa sa barangay New Canipo. Habang sa barangay Abongan sa Taytay, Palawan, umapaw na ang ilog kaya nalubog ang mga taniman. About to be harvested at isana, mga ilang weeks na lang na damage pa kasi walang masisim. Nakuha na naman ng El Nido MDRMO ang lakas ng mga alon sa dagat. Nirescue ang ilang residente ng barangay Bebeladan na isang isolated na lugar. Sa ilang lugar sa Calasao, Pangasinan, hindi pa humuhupa ang naipong bahang dala ng habagat ang nagdaang bagyong Enteng. Pangamba ng mga residente baka magpabaha rin ang bagyong Jenner. Hindi muna nila ibinaba ulit ang mga gamit na dati nilang iniakyat sa mataas na bahagi ng kanilang mga bahay. Baka na naman tumaas. Adi, aakyat na naman kami sa taas. Sa Dagupan City, iniakyat na rin ni na Medina ang mga gamit sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Lampas tuhod na kasi ang tubig sa loob. Ay, mahirap. Kasi lahat itataas po. Tapos hindi kayo makagalaw yan masyado. Sumabay pa ang high tide sa ulan at apektado ang mga barangay malapit sa Pantal River. Ayon sa CDRMO, 2 araw nang umaabot sa 1.2 meters ang tide level sa lungsod. Ang pinaka-concern natin for this week will be yung high tide natin. So possible din, it's because meron tayong gale warning din na 2 hours bababa, just like kahapon din. Nakataas pa rin ang no sailing, no swimming at no fishing policy sa lungsod. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.